sa mga budi at magandang umaga ang body at saka ang handog sa inyo, sa ating lahat, ng ating Panginoon. Maaliwalas at maningning ang araw. Napakaganda. Muli, ito'y regalo ng Diyos sa ating lahat. So, binabati ko po kayo, aking mga kapitbahay dito sa Little Baguio. At pasalamatan muli natin ang Panginoon. Samahan niyo ako sa isang maikiling oras na ito. At muli, tayo po ay mananalangin for our daily devotion at ang ating pong spiritual food sa umaga. Sa ating lahat dito. Pasalamat pa rin po tayo na dito sa ating bayan Concepcion ay wala pa tayong insidente na kaso ng COVID-19. Mayroon po tayong 3 cases sa province of Tarlac. Pero salamat na lang, hindi dito sa bayan natin. Opo. So, we are continually praying na magiging maingat tayo patuloy. Dahil talagang ang COVID-19 na ito ay hindi mag-ingat, lalo-lalo na po yung mga nagtatrabaho going sa Manila ay napaka delikado. At certainly, pasalamat tayo sa ating LGU, sa ating mga government officials kasi sila po talaga ang nagbabantay. At trace kaagad yan at ina-isolate kaagad yung tao pag na swab test. Ganun. Kaya napakahalaga na kailangan talaga ang pag-iingat. Muli, ito ang inyong abang-lingkod, Pastor Cyril Gananciel, maghahandog ng pananalangin dali ng ating pamilya sa paanan ng ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat na tayo po ay sa umagang ito malusog. Sana dadalang kayo ng boses na ito na lahat tayo ay malakas. At patuloy na ingatan ng Panginoon na hindi tayo ma-infect ng COVID-19. At talaga ang very much concerned talaga yung mga tao sa Manila. Kasi yun po talaga ang maraming cases sa panahong ito. Yun po. At pag inagsiuwian sa probinsya, yun pala, may dalang virus. So, ang aking anak, gustong kunin kabutang Manila ng kanyang kaibigan. Dahil kunin sa 3 araw. Sabi ko ganyan, hindi. Gusto ko nilang magtrabaho dito lang sa bahay. Pero yung galing ka doon sa Manila, 3 days, sabi ko pa, kayo ay pumunta. Hindi ko gustong uwi kayo dito. Hindi ko kayo papakit sa bahay. Pagkaling ka Manila, quarantine agad. Dahil po hindi natin check sa Manila kasi hindi katulad dito sa atin na talagang sinusupervise, sinusubaybayan ang mga galaw ng tao, matitigas ulo kasi ang tao sa Manila eh. Kaya napaka-importante at pasalamat tayo nandito tayo sa location na province na tayo, hindi naman tayo sa city. So
but still we need to be very careful. It is only by the grace and by the help of the Lord that I pray hindi pa na i-infect. So we need to be very careful pa rin. Salamat sa Diyos, meron siyang protection. Samahan niyo ako muli sa sandaling ito. Kahapon dinil natin ang characteristic ni Noah. Tapos doon tayo sa siyang tao. Ang kanyang companionship is God. Siya yung tao na just in his generation, yung kanyang feelings, yung kanyang mga decision, yung kanyang mga moves ay talagang napaka fair at saka napaka godly ng kanyang buhay. He was a just man in the sight of God. And godly, very good. Ngayon, may isa pa po na karakter na nais kong i-share sa inyo sa umaga ito. Basahin ko uli ang nakasaad. Sabi ng Genesis chapter 6, verse number 8 and 9, ito yung dahilan bakit si Noah binigyan ng favor, ng grace ni God. Ang sabi sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ayan. These are the generation of Noah. Noah was a just man. Ayan, ang ibigin natin kahapon. Noah walked with God. At isa pa, a perfect in his generation. Wow. Perfect in his generation. The word perfect does not mean na siya po ay tao. Wala kasing tao talagang in a lighter sense of the word perfect. Hindi po yan sinless or hindi nagkakamali. Kasi nakasulat na sa Bible yung tinatawag na tao na lahat tayo ay sinners. So hindi po yung word na perfect ay hindi sinless or hindi nagkakamali o hindi walang kasalanan. Yung word na perfect signifies deeper meaning na ang kanyang ibig sabihin po is a man that is grown up. Yan. Mayroon siyang tinatawag na spiritual growth or spiritual maturity. Ito po ay napakagandang characteristic ng isang tao. Hindi lang siya tumatandang. Sabi nga, pag ikay, if I nag-grow, hindi ka dapat tumanda na paurong, kundi pasulong. Okay. Yung word na perfect is spiritually grown up or spiritually mature. Yan. Sabi niya perfect. Imagine yung sabi niya perfect in his generation. At ito po ay nagpapahiwatig ng kanyang spiritual aspect ng kanyang buhay. No wonder na siya kaya niyang tumanggi pag mali ay hindi niya sinasamahan. Pero mapagkaibigan kasi just ang kanyang dealings. Pwede siyang sumama sa mga tao na hindi gumagawa ng tama. Pero hindi po siya sasama sa kasamaan na ginagawa. Pwede niyang pagsabihan, pwede niyang advisan. Ganun yung taong spiritually grown up. Mature. Okay? He is a man that give good counsel. A man who give godly advices. Ayan. Yan significant ng isang taong spiritually mature. Okay?
He never despised others when he saw the imperfection, because imperfect din siya eh, as a human being. Pero he could be able to give godly counsel, godly advices. A person who is mature spiritually. Kaya may nakasulat po sa Ephesians. Ito po ang sulat. Ito po yung pinaka-purpose bakit po ang Diyos nag-set up ng spiritual leaders. Kaya lagi ko itong tinatanong sa mga kapastoran, ano ba ang layunin, bakit ang Diyos naglagay sa kanyang spiritual leadership ng iba't ibang klaseng karakteristik o pamamahala? Katulad sinabi sa Ephesians chapter 4 and verse number 11, sabi niya, and God gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ang sabi sa verse 10, for the perfecting of the saints. Nandun yung word na perfect ulit. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, yan, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya yung word na perfect is spiritual maturity or spiritual growth. Tapos yung standard po ng paglago sa pananampalataya ay hindi po tao. Kasi ang sabi nito, in the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun. No? Ang pattern ay hindi po yung pastor, dahil ang pastor kailangan lumago din, pero ang kanyang pattern po na kung saan abutin ang paglago or perfection is the standard and the image of Christ. Yun po yun. So, kami pong mga pastor, kaya kami nagtuturo ng Word of God, nagtuturo nagka-counsel, ginagabayan namin yung mga tao in their spiritual realm sa kanilang buhay. Kung may mga problem sila, binibigyan namin sila ng payo kung paano ma-overcome or mabigyan ng solusyon ang kanilang mga sitwasyon base sa salita ng Panginoon. Yun po yung tinatawag spiritual perfection or spiritual growth na kinakailangan ma-attain. Hindi ka po tao na novice, sabi doon po, yung no experience, yung baguhan. Because you are a person that will guide people and give people counsel, solution to their problem. So you need to attain or to progress in that level na kung saan ikaw ay magiging useful to help other people in handling their situations and difficulties in life. Kaya nandun dapat yung tinatawag attainment of spiritual level or growth. At ito po ay napakahalaga na makita sa characteristic. Ang sabi doon, Noah was perfect in his generation.
meaning Noah was a just man walking with God, and he has that characteristic of spiritual growth and spiritual maturity na pag nakita mo si Noah, you can ask counsel and advice and he will give a counsel and advice that is concrete. Kumbaga, talagang magbibigay siya ng advices na mayroong wisdom, mayroong pong solusyon. Ang ganda, because he is a man of spiritual growth and maturity. Ganon din po yan ang sinasabi sa mga spiritual leader, na kaya ikaw nilagay ng Diyos yan dahil tutulungan mo mga tao na lumago. Yung word na perfect means polish. Polish yung meaning. Ang ibig sabihin po, parang lagay natin mesa. Mesa na nabuo. Okay? Napakaganda ng pagkayari. Pero pag hindi po nakapolish yan, hindi perfect, hindi po, sabi nga, fully furnished. Kaya ginagawa po niyan ang pinaka-final touch sa isang aspect ay ginagawa po talagang pinaparnis, pinaparnis ng napakaganda. Talagang bakit? Ito, yan po yung kinatawag na fullness niya. Ang pagiging naabot yung pinaka-finali na pagkayari. Sa buhay natin, ganun din. Kaya po, ang buhay na binabago ni Kristo ay buhay na nakababad sa salita niya. At ang buhay na ito, yung mga ugaling masasama, yung ugaling, yung mga karakteristik na hindi pa angkop, yung mga gagaspang na mga edges ganyan, nire-refine yan. Inaayos. Kaya talagang gaganda ang pag-uugali pag ito po ay saturated at saka talagang fully polished by the Word of God. Yan po yung buhay na kailangan ng mga anak ng Diyos. Certainly, it is the life dapat na kailangan ng tao. Kaya marami ng tao na ayaw talaga sa salita ng Diyos kasi ayaw nilang sundin. Ayaw nilang mamuhay doon. Pero yung mga tao na talagang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod mamuhay, talagang hindi po pwedeng hindi babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Ang mga pananaw mo, kanyang babaguhin. Ang mga pananalita mo, kanyang babaguhin. Ang mga decision mo, kanyang babaguhin. Gagabayan kasi lahat eh. Nadarating ka doon sa level na talagang pagkasalanan, hindi mo sasamahan. Pagmali. Ganon. Madevelop ka talaga as a man with principles. As a woman with principles. Ganon si Noah. Kaya po hindi nabahiran yung kanyang pagkatao ng karumihan or kasalanan sa kanyang henerasyon. Dahil talagang he was a man of perfection or a man of growth and maturity. Na yan din po ay nakukonform doon sa image ni Christ. Kasi yun ang sabi niya, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Yung word na perfect means maturity.
saan ang basis unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yan po yung spiritual growth and maturity. At dito po sabi niya, but speaking the truth in love, talagang lalago ang pananampalataya mo at ang pag-ibig mo sa kapwa ay talagang lalago din. May grow up into Him in all things. Balance ang paglago, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ayan. So dito po, a man who has spiritual maturity has a characteristic of becoming a blessing to others. Sabi nga, you compliment others. You are blessed. They are blessed because of you. A person who has spiritual maturity will help others become successful. Dito po sa panahon natin, napakahirap. Dito po sa Pilipinas, ang hirap po talaga. Pag may nakikita, kasi itong karakteristik kasi ng Pilipino, pag may nakikita ka, halimbawa kapitbahay mo ay lumalago, kapitbahay mo nagtatagumpay, oftentimes nandyan yung inggit, nandyan yung sabi nga nila, crab mentality ba? Pag may nakita dyan ng lumalago, halimbawa nag-put up ng business, lugawan, turo-turo, ayan, okay, nag-put up ng business dito. Tapos nakikita ang kumikita. Ako, sooner or later may magtatayo sa kanya. Tapi, ganun din. Kakumpetensya. Bakit ho? Kasi ugali talaga ng Pilipino ay mainggitin at nakita niyang ang kapwa niya ay umuunlad. Gusto niyang kumpetensyahin or minsan ay pag-usap-usapan pa eh. Well, that is really the character. Kaya ang hirap lumago. Ang hirap pong mag put up ng isang trabaho na kung saan. Kahit na ito po sa labas eh, kahit na nagtrabaho ka sa office, ang bayaw ko, sabi niya, ang hirap talagang makipagtrabaho sa labas. Naghanap ng trabaho, nagtrabaho sa isang company, pagkatapos sabi niya eh, pinag-iinitan daw siya ng boss niya. Although mayroon naman mga taong mababait, pero sabi niya may isang tao doon na talagang pag nakita ako, ayaw ko. Eh naiinisan ako. Wala naman akong ginagawa. Kinatrabaho ko lang naman ang dapat kong trabahuin. Pag kinakausap ako, binubulyawan ako. Mainit talaga yung dugo sa akin. Pero sabi ko, ganun talaga. You need to learn to deal with people regardless of the attitude. Basta make sure na ginagawa mo kung ano ang tama. At pag nagawa mo yung tama, huwag kang magkimkim ng sama ng loob. Pero mayroong mga matataas sa kanya na ang bait naman. Ganun talaga, sabi ko, iba't iba ang ugali ng tao. But ikaw, kung ikay Kristiyano, patunayan mo na kahit ano pa ang ginagawa sa'yo, as long as makapagtimpi ka, timpi at magpakumbaba. Bakit? Isa yan sa karakteristik ng isang perfect na tao or matured na tao. He can handle situations and he can make right decisions and give solutions that is
so a win-win solution. Not degrading others. Ganun lang. Sabi niya, kahit na minamaltrato ka, kahit na ganun lang. Maganda nga, ipanalangin mo. Panalangin mo yung tao. Eh, sabi naman ng Panginoon eh, tutulungan ka niya at gagabayin ka niya. So, mga minamahal, a spiritually matured person is rare also. Rare yan, hindi madaling maghanap. Kasi nakikita mo kung ang tao spiritually matured, lalong-lalo na pag siya po ay nasa panahon ng yung pagsubok, panahon na kung saan inaatake yung kanyang damdamin. Alam nyo, maraming mga tao makapagbigay ng payo pag easy ang life eh. Pero pagdating na pag ang buhay eh, lalong-lalo na doon sa galit siya. Tingnan nyo, pakinggan mo yung tao na paggalit. Ano yung mga lumalabas sa kanyang bibig? Karamihan po ng tao, pag nagalit na, ang lumalabas sa kanyang bibig, pagmumura. Pag ganyan po, hindi niya kontrolado sarili niya. Hindi siya polished, hindi siya spiritually mature person. Because ang tao na spiritually mature, will just be calm and think of a proper answer or solution to the situation. Kaya lang yung sinasabi na even sa mga membro namin, pag kayo may problema, huwag ka agad uminit yung ulo. Huwag ka agad, dwell lang doon sa problema. Ang tanong ka agad ay ito, ano ang maisip mong solution to ease the problem? Dapat may answer ka agad dyan. May solution. Bakit kung walang solusyon, ang ibig sabihin, you dwell on the situation, you dwell on the problems, you dwell on the pressure. At hanggat walang solusyon, wala kang answer. So, sabi ko nga, tulad dito, anong solusyon sa COVID? Eh, nandyan yung COVID, di mo naman mapapalis. Ano yung solusyon? Sabi ko, alam nyo, ang unang solusyon ko sa COVID ay ito. Lalapit ako sa Diyos para ingatan ako ng Diyos. Para protektahan ako ng Panginoon na hindi ako ma-infect sa COVID-19. Yun lang yun eh, kasi wala pa naman. Vaccine, wala pa. Oh. Yung mga precautionary measure ng gobyerno, sundin na lang natin. Sunod na kailangan mong gagawin para ikaw ay hindi just in case makapitan ka, hindi ka talaga mapunta sa 50-50, yung iyong pagkain, yung iyong immune system ay iyong palakasin. Yun lang ang pang-cover niya eh, panglaban natin eh. Una, proteksyon ng Diyos. Anong gagawin ko? Hindi ko maprotektahan sarili ko. Hindi ko nakikita yung COVID-19 na yan. Eh, hindi. Mag-dwell ako sa presensya ng Panginoon para sa pangako niya, ako mananangan. Pangalawa, palalakasin ko yung immune system ko. Kaya tama yung mga iba na nag-i-exercise. Tama yun eh. Ang food na kinakain, importante. Bakit? Dahil pag kahit ikaw kakapitan, basta't malakas ang immune system mo, parang kwan lang yan, parang flu lang yan. Sabi nga eh, karamihan, asymptomatic. Pag malakas kasi ang immune system mo, asymptomatic ka lang. Pero pag mahina ka, sigurado, it doesn't matter kung ano edad. Ang pinaka-importante, dapat malakas ang immune system. Yun ang magagawa ako natin ng precautionary measure. Wala nang iba. Tapos, abuwid tayo sa maraming tao. Social distancing. Tama yun eh. Opo. Kaso lang, nabubuyo tayo dun sa
trabaho kasi ang isip natin walang makain, walang pangsuporta sa pamilya kaya nagtatrabaho. Kagabi po, alas 12, nag-preach ako sa mga kapatiran sa Saudi Arabia through live streaming, at nagtetestimony yung bawat isa. Ang dami nilang cases of COVID-19, mayroon ang nangangamatay, puro mga Pilipino sa iba't ibang lugar, iba't ibang lugar. Kasi may isang congregation doon na ang kanilang pastor dito sa Pilipinas. Pagkatapos ako po ay naimbitahan magsalita. So live streaming kami ganyan. Tapos testimony sila. Kaya nagre-request, patuloy niyo kami ipanalangin. Yung iba, nagsara ang kumpanya, walang trabaho right now. Pastor, wala kaming trabaho. Dito lang kami sa barracks kasi hindi ka pwedeng lumabas kasi mayroong kaso sa aming kwana, may COVID-19 sa aming trabahuan. So ingat-ingat. Pero sabi naman ng lahat na nag-attend doon, so far naman, wala pa naman, hindi pa naman kami nahahawaan. Ganun po talaga, dahil sa pangangailangan, dahil sa trabaho, ay talagang ma-expose ka sa maraming tao. Pero ano ang panlaban mo? Kaya sabi ko nga, pag ikay tao na may takot sa Diyos at tao na kasama mo ang Diyos, una, ang panlaban mo ay kalinga at proteksyon ng Diyos. Ang tiwala natin, ang confidence natin sa Diyos. Pangalawa, ang ating immune system ay ating palakasin. Siguraduhin mo malakas. Malusog ang pangangatawan mo. Dahil pag malusog ang pangangatawan mo, ma-expose ka man, hindi ka, ilagay na natin makapitan ka, pero hindi ka magiging symptomatic at maging asymptomatic na parang okay lang, parang wala lang. Pero pag mahina ang immune system mo, sigurado. So napakaalaga na ikaw ay malakas physically. Kaya tayo medyo may mga edad-edad na, mabilis tayong kakapitan. Naku, ingat. Kaya tama na yung may exercise, proper diet, proper food. Hindi, bakit po? Yun lang ang panlaban natin sa COVID-19. Diyos at ang ating physical stamina na kinakailangan consistently nating ginagawa. At yan po ay mahalaga na kinakailangan nating gagawin. Sa akin po, Pastor, parang hindi ka naman nag-exercise. Mayroon akong exercise. Hindi lang naglalakad. Opo. Una, ang importante sa akin ay proper nutrition. So, yan po yung akin. The food that I eat are very selective. Opo. Pamilya ko, nilagay ko sa Herbalife. Sabi nila, mahal. Pero nandun ang kumpletong nutrition eh. Opo. And we do it practically para hindi mahirap. Yeah. We have the product. We work. Okay? At, you know, napababa ko yung aking strength or ang aking edad. Bakit? Kasi dapat tamang pagkain talaga. Hindi lang tamang pagkain mo, complete nutrition dapat sa pagkain mo. Ano pagkain mo, Pastor? Simple lang. Sabi nila, ang pagkain ni Pastor ay pagkain mahirap. Ano ba sabi ko? Siyempre, ang gusto ko. Sabi nga, may nagbisita po dito sa akin kahapon. Sabi ni Pastor, parang hindi ka tumatanda. Bakit ikaw ay nakita niya nakasando lang ako, Pastor, bakit para kang malusog? Ay, ako sabi ko, I am right now 59 years old, going to 60 next year, magiging senior citizen ako. Pero sabi ko, ang aking metabolic age ay nasa 50 pa lang. 10 years younger ako. Anak,
Bakit pastor? Eh, ano sabi ko? Proper food. Ano po yung pagkain nyo? Simple. Kamote. Ha? Aron, hindi naman ako mabubuhay sa kamote. Sabi ko, dyan ako nabubuhay. Kamote, saging, mais. Pastor naman, oo. It's been what? Mula po ng nagwan. Mula po ng nag-lockdown. Magpo-formance na ito. Wala ho akong kanin. Opo. Kasi pag malakas ka sa kanin, ang kanin ay magiging sugar. Ayan. Kaya marami, nagtataka, bakit di naman bumababa yung aking blood sugar? Pag malakas ka sa kanin, tapos ka. Kaya, sa akin, pinipili ko yung aking kinakain. Sabi nila, ba, ang simple. Oo. Sabi nga nila eh, pagkain mahirap daw. Sabi ko, piliin kong pagkain mahirap basta't manusog ang pangangatawan ko kaysa pagkain mayaman. Sabi nila, fast food, fast life. Nandyan na lahat ng chemical. Sabi niya, eh, parang naging vegetarian ka. Hindi naman. Wala akong baboy, wala akong baka. Hindi. Ano kinakain mo, pastor? Ibon. Hindi na. Ibon, itik. Exotic food, natural food. Kung may karni man ako, chicken. Inaalisan ko pa ng balat. Breast lang. Bakit po? Because kinakailangan magiging healthy tayo, strong tayo, healthy tayo. Kaya ano yan? Sa magitan po yan ng ating kinakain. So po, tulad yan, dalawa po ang taba ng tao. Ayan, binibigyan ko yan ng healthy lifestyle. Dalawa po yung taba ng tao. Mayroon tayong taba sa labas. Yung taba sa labas na nakikita nyo, mga bill na yan, ha? Nakukuha ho yan sa pagitan ng exercise. Taba yan sa labas. Basta't mag-exercise ka, mapababa mo yan, makukuha mo yan. Pero may isang taba sa loob na ito ang hindi alam ng marami. Kaya makikita nyo, marami po ang nagda-jogging, marami po nag-exercise. Pero ang lalaki ng tiyan. Anong tawag niyan? Tawag po niyan, yung taba sa loob ay visceral fat. Ang visceral fat ay hindi po yan nakukuha sa exercise. Nakukuha yan sa proper food. Kailangan ikay kumain ng mga pagkaing low fat, hindi high fat. Maraming nag-i-exercise, sweating, talagang nagpapawis, takbo. Pero pabira naman, pagkatapos ng exercise niya, lalaklak naman ang pagkain. Paano? Wala ding nangyayari. Oh, ako hindi so much ako tumatakbo. Lakad lang. Naglalakad. Nang hahanting ako. Ayan, sa bukid. Lakad lang. Pumapawis, pero po ang pagkain ko importante. Oh, pa-shake-shake lang nga kami, pero kompleto yan nutrisyon. Kaya, malakas ang katawan mo. Oo. Paano ang ginagawa niyan? Low fat. For example, kamote. Kamote, patatas. Ang patatas, high fat. Ang kamote, low fat. Corn. Pag sinabing corn, dalawang klaseng corn. Yellow corn at saka white corn. Ang yellow corn, high fat yan ang tawag. Ang white corn, yung puti, low fat yan. So doon po, at saka minimesure ko kung ilan ang ingredients ng kinakain ko.
opo. Any food na sumusubra sa level, magkupos sa'yo ng fat sa loob. At that will cause na hindi mo mapababa. At dahil dyan, ito po ako'y nalulungkot. Kagabi lang, alas 12 ng gabi, dahil ako'y nagtuturo, patscan ko sa Facebook ko. Ha? Lo and behold, bigla ko, may isang matalik akong kaibigan, pastor. Oh, medyo malapit-lapit lang dito, naganoy ba isiha eh? No. Heart attack, patay. Ang taba kasi. Ano ang nagkukos ng attack? Yung visceral fat, yung fat sa loob. Yun yung mga taba na nagbabalot sa puso, nagbabalot sa lungs, nagbabalot sa kidney, nagbabalot sa mga internal organs. Kaya napaka-importante ng food na kinakain natin. So, develop a strong immune system. Ano pa? Develop a spiritual immune system. Kaya dalawa, sabi ko nung Sunday yan eh. Kung gusto nyong magiging healthy, may panlaban sa COVID, importante na you are strong and healthy physically. Develop that immune system. Kung nais mo mapaglabanan ang lahat ng mga problems tukso sa mundong ito at anumang mga kasalanan, develop your spiritual immune system. Para ano? You are healthy spiritually. Yun po ay mahalaga na ma-maintain. I pray na ngayong umaga, you have received a lot as I bring your family sa paanan ng prayer. Amang banal na kilang Diyos, thank you po na kayo ang Diyos na nagtuturo, nagsishare ng inyong mga salita na napakahalaga ang inyong protection sa amin. Dinudulog ko ang buong pamilya, ang buong residente ng Little Baguio, Panginoon. Muli sa araw na ito, hinihingi namin ang iyong supernatural guidance, protection, preservation sa aming mga kanya-kanyang pamilya na sana nasa mga tahanan sa oras na ito. Dalangin namin, O Diyos, na ingatan ninyo ang lahat ng residente sa Little Baguio. Kiniklaim namin, Panginoon, ang inyong presensya ay magbalot sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, at ang inyong pagkaloob, ang inyong supernatural provision sa araw na ito. Sa aming mga food that we eat, continually provide our protection. Bakuran nyo ang aming mga tahanan na hindi kami ma-penetrate ng virus na ito, na siyang tumataas pa sa panahong ito. In the province of Tarlac, may tatlo uli kaming insidente. Pumunta ng Manila, pagbalik may COVID. Oh God, nawa hindi na kumalat. Salamat po na sa conception, wala pa. Nawa'y continually protektahan nyo at gabayin ang aming mga LGUs, ang aming mga government officials, Panginoon, na nagbabantay na walang makalusot, at patuloy, Panginoon, mag-enjoy kami sa freedom namin dito sa aming bayan. O God, tulungan nyo rin ang mga nag-online business, nagtatrabaho. Nanawa, Panginoon, kung alis man sila sa tanong, pupunta sila sa trabaho, sa mga daan, bigyan nyo ng protection at layuan nyo sa disgrasya. Most of all, when they reach their job, Panginoon, they could work well at hindi mo sila mahawaan na pagbalik nila ay may dala-dala sila at pwede silang manghawa sa kanilang pamilya. O God, patuloy namin hinihiling ang inyong
supernatural preservation sa aming mga buhay at sa aming mga kabuhayan. Ganon din aking niladalangin o Diyos ang mga senior citizen dito sa Little Baguio. Tulungan niyo na ang aming physical ay lalong magiging matatag at malakas na hindi kami ma-infect, O Lord. Patuloy din namin hinihiling ang inyong kapangyarihan na patuloy, Panginoon, ang aming kalagayan ay magiging maayos sa tahanan, sa aming paligid. Most of all, Father God, we entrust everything into your hands. Patnubayan niyo ang aming mga gagawin sa araw na ito. Bigyan ninyo ng tagumpay. Bigyan ninyo ng fulfillment. At Lord, give us that peace na kahit sa aming mga pagtatrabaho, we will be always thinking of you. That you will be our guide, you will be our partner continually today para po magawa namin ang aming mga trabaho. Ang physical na kalakasan aming hinihiling, ang patuloy ninyong kapayapaan aming hinihiling na pasa amin, gabayin niyo kami lahat at patnubayan ninyo, Panginoon. Iniklaim namin that even our loved ones outside sa bayan ng Concepcion that are in other places will also be protected and preserved. Lord God, we pray, we beg you once again for your covering feathers. You are our shield, you are our buckler, you are our protector and our defense. At Lord, sa inyo kami kumukuha at humuhugot ng lakas. Patnubayan niyo kami lahat, i-bless niyo lahat ang aming ginagawa, ang aming mga tahanan, inyong i-secure sa araw nito. Kaya ako dalangin, in Jesus' name, Amen and Amen.